Once again mga ka-teach, nandito na naman ako para mamahagi sa inyo ng mga simpleng kaalaman, mga idea tungkol sa Japanese treasure hunting mga ka-teach. Ngayon, kung isa ka doon na gusto mong matuto, halina at sabayan mo ang simple lecture kong ito. Ayan, kung mapapansin ninyo, nandito yung mga parihabang batong box. Ginawa ko lang ito na example nang sa ganoon masundan ninyo ang sasabihin ko. Ayan mga ka-teach. Napakaganda ang lecture na ito. Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa pinaka number 4, Big Stone Coffin or Malaking Batong Kabaong. Yan ang pamagat sa content na ito. May iba't ibang meaning ito mga ka-teach, pero bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Food Reader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. At ganun din dito sa Facebook page kong Food Reader Official. Like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area nila, ito lang ang pinaka-mechanic. 1, 2, 3, 4, 5. Pero sign lang sa ibabaw ang binabasa ko mga ka-TH. Siguro by next year, pwede na tayong magbasa ng mga sign sa ilalim kung saan nakukuha ninyo. Pero sa ngayon, sign lang muna sa ibabaw. At dapat sana klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin. Nang sa ganoon, hindi masayang ang oras natin pareho-pareho. Sign lang sa ibabaw. At bago natin ituloy ito mga ka-TH, mag-intro muna tayo. Let's do this! Ito na mga ka-teach, sa lahat ng ka-teach natin na gustong matuto at madagdagan ng inyong kalaman, sabayan nyo na ang simpleng lecture ko na ito. Pinamagatan ko pala itong Big Stone Coffin or Malaking Batong Hugis Kabaong. Ayan, may tatlong kategorya ito mga ka-teach. Base ito sa experience ko at ganun din sa turo sa akin ng mentor ko. Nandito yung mga ginawa ko lang na illustration. Uulitin ko, nang sa ganun maintindihan ninyo ang mga sasabihin ko at may apply ninyo sa mga area ninyo. At dito tayo sa pinaka number 1. Ayan. Kung sakaling may ganito kayong mga sign or landmark sa area ninyo mga ka-teach na ganito talaga. Kung mapapansin ninyo may gatla, ibig sabihin may guhit o tagusan yan. At para lang or para siyang tinakip. At tulad nito, ayan. At tulad nito, itong pinakamaganda sa lahat. Pero dito muna tayo. Ang pinaka general meaning nito mga ka-TH, treasure site nearby with deposit. Ibig sabihin, ang treasure nito mga ka-TH or digging spot, nandito lang sa malapit na may kasamang deposito. Kasi yung iba or ibang mga sign nagsasabing treasure site nearby pero wala pa siyang sinasabing deposito or ang sinasabi niya entrance muna. Madalas yon sa ibang sign mga ka-teach. Kaya bantayan ninyo ang ganitong sign. Kasi pag may ganitong sign mga ka-teach, ang sinasabi agad nito malapit na treasure site na may kasama ng deposito. Sa madaling salita, may giveaway ang area na yan kung saan hinahanap ng karamihan. Kahit ako, kahit sino dyan. Kahit sino dyan mga ka-teach, basta ka-treasure hunting natin or ka-treasure hunter.
yun talaga ang hinahanap nating lahat, yung mga spot deposit or giveaway. Ngayon, kung natatandaan ninyo ang lecture ko doon sa iba't ibang hugis ng heart, yung heart na sinasabi kong paumbok mga katiits na tinapal lang sa isang bato, hindi sila magkalayo dito sa sign na ito, kung saan may takip at tinapal sa ibabaw. Ayan mga katiits. Pasok ito sa giveaway or spot deposit na sign. Tulad nito, isang malaking bato, kung mapapansin natin, may tinapal dyan na parihaba. Ibig sabihin, may deposito na mababaw na sa paligid or mismo sa bato na ito. Sa madaling salita, pag mga ganito, bato at pinatunga ng pabax na parihaba, enclosed rock deposit, nasa loob ng bato ang target. Ganon pa man, kung wala itong laman, kung bibiakin ito at walang laman, halimbawa ito walang laman din, at ito walang laman din sa pagbiak ninyo, bago ninyo biakin ang ganitong mga forma mga katiits, bantayan ninyo muna ang butas dito sa baba. May butas yan. Halimbawa ito, linisan yung maigi, may butas yan na singlaki. Tulad nito, hanapin mo o linisan mo ang bato na yan, may butas yan na singlaki lang ng sigarilyo. Ibig kong sabihin, yung butas na yan, ang makapasok niyan, singlaki lang ng sigarilyo. Yung stick ng sigarilyo mga katiits, yun lang ang kalaki ng butas na yan. At yung butas na yun, yun ang magtuturo sa exact location ng digging spot na sa tabi lang niya. Yun ang tinuro sa akin ng mentor ko. Uulitin ko ulit, kung may ganito kayong sign sa area ninyo at pagbasag ninyo walang laman, pero sana bago ninyo basagin ang bato, tignan nyo ang paligid nitong gilid ng batong ito, paikot. Bantayan ninyo kung may nag-iisang butas ba. Kasi yung butas na yon, kung saan siya nakaharap, yun ang pinaka-exact location ng digging spot. At yun ang magtuturo ng digging spot kung saan siya banda, sa kabilang side ba or nandito sa kabilang side. Ibig sabihin, sa madaling salita, yung butas na yon, yun ang pinakasusi sa target area or digging spot. Pero kailangan pa rin hukayin ninyo ng 7 to 9 feet lang mga katiits. Pasok ito sa mga giveaway area dahil may lugar na ako napuntahan kung saan binira ng hapon. Saglitan lang mga katiits, bukid nun yun. Ganito talaga ang pagka-box niya na may gatla. Parihabang box or parihabang parang nicho na nakuanan mga katiits. Around, hindi pa umabot yun ng 10 feet. At ang sabi ng hapon, tatarbahuin daw ng isang buwan. Subalit, dalawang araw lang, biglang nawala. Yun pala, nakuha na ang pinaka-giveaway. Nung biniring ko ang pinaka-area, nakitaan ko may nag-iisang butas na ang makapasok, maliit lang siya na butas mga katiits, ang makapasok, isang stick lang ng sigarilyo. Nakaharap sa gilid, yung gilid na tinitignan ng butas, yun ang binira ng hapon. Yan ang experience ko sa ganitong mga sign mga katiits. Pero kung sakaling ganito naman ang sign sa area ninyo, ibig sabihin mga katiits, ulitin ko ulit, may deposito na sa loob ng bato. Enclosed rock deposit. Ganon pa man, ganon pa rin ang paghahanap nito. Kailangan mong hanapin ang pinakabutas kung saan siya nakatingin. Doon ka pa rin maghukay, sundan mo lang. Pero sigurado ako na sa loob ng bato ang deposito nito. Hindi bababa ng 7 to, palagay natin kahit 12 feet. Mababaw sa mababaw pa yan mga katiits. At least sigurado. At dito naman tayo sa pinakapangalawa. Kung sakaling may ganito kayong mga signs sa area ninyo, ayan, kung mapapansin natin, may mga parehabang box. Klaro naman talaga . At tulad nito, nagsasabi ito mga katiits na replica of deposit
box. Ayan ang pinaka-general meaning sa ganitong mga sign. Kahit biakin man ito, wala talagang laman yan mga katiits. Walang kalaman-laman dahil replica lang ito ng depositong box na parihaba. Ngayon, pag may ganito kayong mga plastada sa area ninyo, medyo or mahirap talaga tarbahuin ang ganitong mga sign mga katiits. Base ito sa experience ko, malayo ang travel sign ito, nasa salo kung saan ituturo pa ng pinaka-digging spot at napalibutan ito ng mga iba't ibang sign para ilito ka or i-divert ka sa pinakatamang direksyon. Sa madaling salita mga katiits, hindi ito pasok ng mga giveaway deposit or spotted deposit. Nangangahulugan ito na mga bunker ang area ninyo. Malaking load, malaking trabaho, yun ang pinakamahirap. At ganun pa man, kung hindi mo masundan ang mga supporting sign niya sa paligid, mahihirapan talaga kayo magtumbok sa exact location ng digging spot. Depende pa yan kung anong klaseng tunnel yan. Zigzag tunnel ba, slant tunnel ba, or straight hole tunnel siya, or L-type tunnel. Mahirap kung sa mahirap mga katiits. Kaya ang payong kaibigan ko sa inyo, kung may ganito kayong mga science area ninyo, huwag kayo basta-basta magbiak ng bato dahil hindi ninyo alam yung batong biniak ninyo. Supporting sign pala yun na magtuturo sa exact location at nawala na dahil biniak na, mahirapan na pagsunod mga katiits. Yan lang ang payong kaibigan ko dito sa ganitong sign. At dito naman tayo, ang illustration na ito ay ginawa ko lang na example, ulitin-ulit. Ginawa ko lang na example lang sa ganun, masusundan ninyo ang sasabihin ko. Ngayon, kung sakaling maka-encounter kayo nito, sa ganitong plastada kung saan naghukay na kayo. Ayan. Kahit palagay natin start repeat, papunta sa ilalim, umabot man niya ng 100 feet, 200 feet. At tulad nito, ayan, nasa ilalim na. Or tulad nito, nasa loob ng chamber or cave. Or tulad nito, nasa loob ng cave na parihabang box. Ang pinaka-general meaning nito mga katiits ay on the spot deposit or below 10 feet. Sa madaling salita, meron at meron ng deposito. Subalit kung sakaling pagbiak ninyo, halimbawa ito ay nakuha ninyo sa 18 feet, pagbiak ninyo walang laman yan. Pero ganito talaga siya na parihabang bato na parang nicho na may takip. Ayan o, may gatla o. Pagbiak ninyo walang laman, ibig sabihin mag-down lang kayo ng 10 feet under. Idritso ninyo ang paghukay ninyo. At tulad nito, halimbawa walang laman ito. Down ng mga katits, dritso lang ang paghukay. Dahil pag mga ganitong mga sistema, ginagawa or sinasadya nila itong replika upang pagbiak mo, wala kang laman. Tulad nito, walang laman. Mawalan ka na ng gana at mag-stop ka na sa trabaho or i-stop mo na ang operation mo. Hindi mo alam, nandun lang pala sa pinakailalim kung saan kasunod nito. Yan ang estilo nila mga katits or estilo sa pagtago ng mga ganitong parihabang box. Nasa ano natin to ah? Treasure code natin ah. Pag mga ganitong parihaba at walang laman, mag-down lang ng 10 feet under. Kung sakaling nandito man sa loob ng chamber, tulad dito, nasa loob ng chamber, pagbukas mo dyan, walang laman, mag-down ka lang mismo dito sa mismo, tanggalin mo ito mga katits, mag-down kayo, maghukay lang kayo pababa. Positive mayroon talaga or possible mayroon talaga yan mga katits. Kung sakaling nasa loob man siya ng cave, halimbawa ito, pagbukas ninyo at nakita ninyong parihabang box, pagbiak ninyo walang laman, ay bubutasin nyo pa rin ang pinakasayag nyan, mag-down kayo hanggang 10 feet. Kasi possible or posibleng nandyan lang sa pinakailalim ang laman sa mga ganitong plastada. At base ito sa area na nakitaan ko by actual,
Pero nakuha ng mga katiits, Visayas area yon, kung saan kalahati na lang ng box ang natira at dinaw nila ang pinakailalim. Nakuha mga katiits, pero medyo umabot sila ng mga 14 feet yata yon ang pagdaw nila. Ganun pa man, nakuhaan pa rin mga katiits pag mga ganitong plastada. Ang bumanat noon ay Japanese pa rin. Yan lang ang na-experience ko sa ganitong plastada. I-down lang kung sakaling maka-encounter kayo at walang laman siya, replika pa, i-down lang ng 10 feet. Ayan mga katiits, sa simple lecture natin ito. Sana nakuha niyo ng idea at mga simpleng pamamaraan ng sa ganon may apply ninyo sa bawat area. Sa pagtatapos sa simple lecture natin ito, dito sa pinaka number 4, Big Stone Open, sana may nakuha kayong idea mga katiits at may apply ninyo sa area ninyo. Ulitin kulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katiits. Thank you.